Tuto lang ilang grupo ng mga estudyante sa nakatakdang pagtataas ng matrikula ng ilang kolehiyo at pamantasan sa darating na academic year. Ayon sa Commission on Higher Education, 500 paaralan ang humiling na magtaas ng matrikula. Ngayong linggo, ilalabas ng CHED ang listahan ng mga pinayagan nila magpatupad ng tuition hike. Makibalita tayo kay CJ Turida. May nagambang taas singil sa matrikula ng ilang kolehiyo at pamantasan. Nagsagawa ng NBank meeting ang Commission on Higher Education o CHED ngayong araw para sa approval ng tuition hike petitions. Sa text message na natanggap ng GMA News mula kay Attorney Julito Vitriolo ng CHED, kinumpirma nitong magkakaroon ng pagtaas sa matrikula. Ngayong linggo, nakadagdang maglabas ng listahan ng mga paaralang pinayagang magtaas ng matrikula ang CHED. Nilinaw din ng CHED na depende sa pangangailangan ng eskwelahan ang kanilang pag-aproba. Sa ngayon, ang estimate natin, mga little over 200 lang yung mapapayagan dyan. Ano? Out of the almost 2,000 institutions all over the country. Yung kakabuuan, tinitignan ng ating mga regional offices, reasonable yung inihingi ng pagtaas ng visa. Tutol naman dito ang ilang grupo. Is that you have a law, yung batas pambansa 232 or the Education Act of 1982 that allows increases in tuition. Ayon naman sa grupong Anakbayan, taon-taong nakakapagtaas ng matrikula ang mga eskwelahan dahil sa kawalan daw ng aksyon ng CHED. Sa nakalap na datos ng Anakbayan, aabot na raw sa 10 bilyong piso ang kabuuang kinita ng 5 malalaking universidad na laging nagtataas ng matrikula. Kaya nakakapagtaka kung bakit pinapayagan pa rin daw ng CHED ang pagtataas ng tuition ng mga ito. Dagdag pa ng grupong Anakbayan, pinaliliwanag din dapat ng CHED sa publiko ang pagtataas sa iba pang bayarin sa eskwelahan tulad ng miscellaneous fee, laboratory fee at iba pa. Katakataka rin daw na ngayon lang ito pinag-uusapan ng ahensya gayong nakapag-enroll na ang iba para sa parating na school year. May na po ngayon at ngayon lang nila ilalabas yan. Marami po nagsimula na ng enrollment. Ibig sabihin, bago pa sila naglabas, nagtasa ng matrikula yung mga eskwelahan ngayon. At nag-e-enroll na yung mga estudyante, whether or not ilabas nila as approved yung tuition increase o hindi. Para naman sa ilang estudyante. Tingin ko di man siya maganda kasi dapat iayusin muna nila yung tuition fee system, yung SD system. Kasi parang for tuition hike pero wala naman tayong nakikitang improvement sa facilities. Ang dami na po sa aming nagda-drop out kasi nagtataas yung tuition fee. So parang kung pwede sana mas i-subsidize yung tuition fee para sa mga state youth. Ayon sa National Union of Students of the Philippines o NUSP, tinatayang na sa 400 kolehiyo at universidad ang nagbabalak magtaas ng tuition sa darating ni school year. Nagkalap nila ang datos mula sa ulat ng mga student council sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itinanggi ito ng CHED. Pinag-aaralan para kung may basehan ang hinihinging tuition increase ng ilang eskwelahan. Malabo rin daw na umabot sa 400 paaralan ang papayagan nilang magtaas ng matrikula. Noong nakaraang taon, sa 345 nag-apply para sa tuition increase, 287 ang inaprubahan ng CHED. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.